Hello mga ka-JTV, in this video lesson, i-review natin kung paano mag-add, mag-subtract, mag-multiply, at mag-divide ng mga fractions. So, umpisa tayo dito sa adding and subtracting of fractions. So, we have the expression 1 over 5 plus 2 over 5. So, meron tayong rule sa addition and subtraction na kailangan magkaparehas muna yung mga denominator nila bago natin sila i-add. So, kapag hindi sila magkaparehas ng denominator, then, gagawa tayo dapat ng paraan para maging magkaparehas yung denominator nila. So, dito sa example nito, madali lang i-add ito since magkaparehas yung denominator nila. So, ang gagawin lang natin dyan is ikakopy lang natin yung common denominator nila and a-add lang natin yung numerator. Okay? So, hindi natin i-add ang denominator. Ang gagawin na lang natin dyan is ikakopy lang natin. So, magiging answer lang natin dito is 3 over 5. So, 1 plus 2, that is 3. And copy the common denominator, which is 5. So, yun yung answer natin, 5. So, we have 3 over 5. Next is 5 over 6 minus 2 over 6. So, magkapares naman yung denominator, kaya madali lang isubtract ito. So, i-copy lang natin yung common denominator and then subtract natin yung numerator nila. So, 5 minus 2, that is 3. Then, copy the common denominator, which is 6. And then, itong 3 over 6 na ito, pwede pa nating masimplify. Kukunin natin yung lowest term niya. So, yung 3 at 6, pwede natin silang i-divide by 3. They are divisible by 3. So, 3 divided by 3, that is 1. And 6 divided by 3, that is 2. So, yung answer natin dito ay 1 half. Okay, another example, 2 over 5 plus 3 over 4. So, dito, hindi na magkaparehas yung denominator natin. So, ang gagawin natin dito is hahanapin natin yung LCD. Okay, yung LCD nitong fraction na ito. So, kukunin natin, hahanapin natin muna yung multiples ng 5 and 4. Yung least common multiple nila. At yung makuha nating least common multiple, siya na rin magiging least common denominator. So, hanapin natin yung LCM ng 5 and 4. So, mag-multiply tayo ng 1, 2, 3, 4, 5 dyan. So, dyan sa mga least ng 5 at 4, kapag mayroon tayong nakikitang pinakamababang magkapareho na number, then yun na yung magiging least common multiple natin. So, gagawin natin, mumultiply natin itong 1 sa 5, 2 sa 5, 3 sa 5, 4 sa 5, 5 sa 5. And same din sa 4. So, kapag multiply natin yan, 1 times 5 is 5, 2 times 5 is 10, 3 times 5 is 15, 4 times 5 is 20, 5 times 5 is 25. Then, proceed naman tayo dito sa 4. Same, multiply lang tayo ng 1 sa 4, that is 4, 2 times 4 is 8, 3 times 4 is 12, 4 times 4 is 16, 5 times 4 is 20. So, dito, sa list natin na to, may nakikita na tayong magkaparehong number. And that is 20. So, yun yung pinakamababang magkaparehong number ng 5 and 4. So, yun yung multiples ng 5 and 4. And yun na din yung magiging least common denominator nitong fraction na to. So, makuha natin ay 8 over 20 plus 15 over 20. So, paano nakuha yung 8 at saka 15? So, yung gagawin natin, yung nakuha nating LCD na 20, i-divide natin doon sa denominator. And then, multiply natin sa numerator. So, 20 divided by 5 is 4. And 4 times yung numerator na 2, that is 8. Kaya nakuha yung 8 dito. And then, ito naman 20 divided by 4, that is 5, times yung numerator na 3, that is 15. And then, pwede natin siyang i-add yan kasi magkaparehas na yung mga denominator niya. So, 8 plus 15, that is 23. Then, copy yung common denominator nila, which is 20. So, yung answer natin ay 23 over 20. Another example is 1 half plus 2 over 3 minus 3 over 4. Again, hindi magkakaparehas yung denominator niya, kaya hindi natin mape-perform yung addition and subtraction. Kailangan magkakaparehas muna yung mga denominator niya. So, kukunin natin ngayon yung LCD. So, para makuha yung LCD, kukunin natin yung LCM ng 2, 3, and 4. Okay? So, same. Mumultiply natin yung mga numbers na
1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on, hanggang sa makakuha tayo ng magkakaparehong number. So, yung multiples ng 2 ay 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yung 3 is 3, 6, 9, 12, 15, 18. Yung 4 ay 4, 8, 12, 16, 20, 24, etc. Okay, so dito may nakikita na tayo magkakaparehong number na pinakamababa. So, and that is 12. Okay? So, yung 12 na yan, yan yung magiging least common denominator nito mga fractions na to. So, lalagay natin dyan, 12 yung denominator. And then, paano nakuha yung 6, 8, and 9? Again, yung least common denominator natin, i-divide natin dun sa denominator ng each expression na ito. So, 12 divided by 2, that is 6 times 1. Kaya nakuha yung 6 dito. 12 divided by 3, that is 4, times yung numerator na 2, that is 8. And 12 divided by 4, that is 3, times yung numerator na 3, that is 9. Okay? And then, magkakaparehas yung denominator natin, so pwede na natin i-add ang mga yan, and i-subtract. Okay, 6 plus 8, that is 14. 14 minus 9, that is 5. So, yung answer natin dito ay 5 over 12. So, nakasimplify na siya, di ba? Naka-lowest term na. So, yun yung final answer natin. Okay, proceed naman tayo dito sa multiplying and dividing fractions. Sa multiplication of fractions, madali lang. So, given itong 3 over 4 times 2 over 5, ang gagawin lang natin dyan is i-multiply natin numerator sa numerator and denominator sa denominator. So, 3 times 2, that is 6. 4 times 5, that is 20. So, yung answer natin dito ay 6 over 20. And, malo-lowest term pa natin itong 6 over 20 na ito by dividing 6 and 20 by 2. So, 6 divided by 2, that is 3. And 20 divided by 2, that is 10. So, yung answer natin dito ay 3 over 10. Sa division naman, ito, 7 over 8 divided by 5 over 6, ang gagawin lang natin dyan is papalitan natin yung operation natin na division ng multiplication and kukunin natin yung reciprocal ng divisor. Itong number, itong fraction na nasa right side. Okay? Kapag sinabi natin reciprocal, ibig sabihin niyan pagbabaligtarin natin yung pwesto ng numerator at saka denominator. So, ang i-rewrite natin yan, ganito yung mangyayari. 7 over 8 times, hindi na siya divide, times, kasi i-reciprocal natin yung divisor. So, that is 6 over 5. And then, proceed lang tayo dun sa process ng pag-multiply ng fractions. So, 7 times 6 and 8 times 5. So, 7 times 6, that is 42. And 8 times 5, that is 40. And then, masisimplify pa natin yan, makuha pa natin yung lowest term yan by dividing 2 sa 42 at sa 40. Since they are divisible by 2, di ba? So, 42 divided by 2, 40 divided by 2. So, 42 divided by 2, that's 21. And 40 divided by 2, that is 20. So, ito na yung final answer natin.